Flashback. Weli, Weli, yung mga ibon mo nakawala. Ha? End of flashback. At ayun nga no, mga kaibon, hindi naman nalilingid sa inyong kaalaman na sa ating previous video, yung ating alagang mga African lovebirds ay nakakawala. So nakakalungkot siyang experience, pero dun sa experience na yun, meron tayong napulot na lesson, at sa lesson na yun ay magkakaroon tayo ng growth sa pag-aalaga natin ng mga African lovebirds. So number one lesson ko dun ay dapat ma-make sure mo talaga or ma-secure mo na yung kulungan ng iyong mga alagang ibon para hindi sila makakawala. So since open aviary tayo, dapat ay iayos yung mga kulungan. Since DIY yun, eh gagawa na natin na remedyo yan sa mga susunod na video natin. At yun nga ng mga kaibon, gusto ko lang din magpasalamat sa inyo na nag-comfort sa akin sa chat, doon sa comment, doon sa YouTube channel natin. Salamat sa inyo na nagsabi na kung may nawala ay may babalik. So totoo naman yun mga kaibon, no? Pag may umalis, eh may darating na bago. At yun nga, for today's video, ang good news is nahuli na natin yung tatlo sa siyam na nakakawala. So yung mga mutation na nahuli natin ay yung Bio Opa Hen, yung Bio Far Blue U-Wing Split Opa Ipkak, at saka yung Bio Far Blue Split, yung Bio Split Opa Ipkak. So may tropa tayo na mag-iibon na nag-chat sa akin. Sabi, Weli, ibon mo ba tong nahuli natin? So, sabi ko, ay tama po, ibon ko po yan. So yun mga kaibon, pupuntahan natin yung tropa natin na nakahuli ng African lovebird natin, at mag-iibery visit na rin tayo sa kanya. So kung gusto nyong malaman kung ano ba yung ibon na nahuli niya at ang makita ang kanyang aviary, panoorin nyo ang video na ito. Tara, samahan nyo ako. Let's go! So yun mga kaibon, good day sa inyo. So dito tayo ngayon sa kaibigan natin na nag-aalaga din ng mga African lovebirds. So as of today, apat na yung nahuhuli nating ibon sa siyam na nakakawala. So yung isa, ito, si Kuya Rod yung nakakuha. So yan mga kaibon, si Kuya Rod, kung natatandaan nyo yung green opaline natin dati na ano, nakakawala, yung nakalipad. Siya yung nakakuha nun, so nakakatawa nga lang no, dahil yung mga ibon natin ay napupunta sa tropa. Ayan, so, pero, paano nyo ba nahuli itong ibon na to? Ito. Ayan, paano nyo nahuli yan kanina? Dumapo dito. Tapos, nilapitan ko. Nilapmako lang siya. Ayun. So, maamo naman yung ibon mo. Tama. Medyo gumaan naman na kasi halos kalahati na yung nakuha natin. So, Kuya Rod, pwede ba magtanong, ilang taon na ba kayo nag-aalaga ng ano, ibon? As of December 2017, nag-start ako mag-alaga ng ibon. So, bigay lang yun eh. Isang pair na Alps 1, at isang pair na lumiyot lang na Alps 2. Tapos yung parakits ko, nabili ko lang sa pet shop. So, hanggang sa tumagal-tagal yun, tropa, swap-swap, tapos naparamit ko. Okay. So, 2017, December. So, mag-aapat na taon na kayo nag-aalaga ng mga ibon, no? Mm-hmm. Yan. So matanong ko lang kasi nabanggit nyo kanina, low mute. Ano ba ibig sabihin ng low mute para sa mga bagong ano, bago pa lang sa pag-aalaga ng ibon? Ano ibig sabihin ng low mute? Pag yung low mute, yung yan, yung hindi ba opa, low mute yeah. Yun. Pag yung high mute, ito katulad nito. Yan, opa line.
I'm mute. Ito po na yung opaline yung nasa kanan. So, pwede ba magtanong, ngayong breeding season yan, paano nyo ba pinaprepare yung mga ibon nyo for breeding? So, hinahayaan ko lang sila eh. Basta tamang ano lang, pakain. Mga sa umaga, fresh water, tapos bigyan mo sila ng gulay. Sa hapon, kasi doon talaga ako nagpapakain. Mm-hmm. Tapos doon din ako nagbibigay ng vitamins every other day lang. Tapos yung following day, fresh water lang. So ngayon, dahil nga nabanggit nyo na yan, na ganyan yung ginagawa nyo ngayon breeding season, ilan ba yung mga nakasalang nyo for breeding? Ilang pairs po ito lahat-lahat? Tatlong, bali ilan po, Kuya Rod? Bali 12. 12. Lahat-lahat na po yung African lovebirds, saka including yung alps. So, baka meron kayong ano-ano po yung mga ibon na favorite nyo dito sa ibere nyo? Baka pwede namin makita yung mga favorite na ibon nyo. So, lahat ng favorite ko yan kasi ganda yung kulay. Apa. Kasi, ang ganda ng kulay, variety of colors nila eh. Basta maganda sa paningin ko, isan nga, binibili na eh. Maganda sa paningin ko, ayoko pa rin ano eh. Ayoko pa rin yung sabenta eh. Kasi, I'm going to go to the house. Kasi yung iba nagpo-focus sa pagbibenta. Apo. Sa akin kasi, kaya mabenta ko hindi. Okay lang sa akin. Importante na hindi ko. Ini-enjoy ko lang. Mahalaga yung masaya ka sa sinayo ka mo. Eh, paano nyo pala napagkasabay yun? Kasi diba, nag-work po kayo tapos nag-aalaga din kayo ng African lovebirds. Ano bang tips para sa mga gustong mag-alaga ng African lovebirds habang nagkatrabaho? Paano nyo napagkasabay? Kasi ang dami na to. Papakita natin sa kanila. Sistema lang din. Kailangan. Kaya. At habaan mo lang yung yan, nabanggit ko kanina na baka meron kayong ina-out dito sa ibere nyo. May mga ibon ba kayong pangbenta dyan ngayon? Baka meron tayong mga taga-bataan dyan na interested mamili ng pares. Pwede nyo pong i-message si Kuya Rod Danke. Ilalagay ko yung Facebook niya dito sa description below. Pwede nyo ba ipakita dyan, Kuya Rod, yung Itong blue human na yun. Yung okay. At saka yung fight niya yun. Ito yung nasa likod, no, Kuya Rod? Ano pong ID niyan? Bone 5. Tsaka yung Blue Ewing. Itong nasa pangalawa. Bone proven yan. Cap and hen. Kaso, hindi ako lang sila. So, ngayon ang pare sila. So, yun, no, mga kaibon. Ano ulit ID, Kuya Rod? Blue Ewing. Tsaka yung So kung interested po kayo na gusto nyo mamili materials, no? Tingnan nyo lang si Kerod para sa preso. Preso, abot kaya ba kayo ron? Yung dalawang nasa likod.
So yung Gerod, bukod pala dun, ano ba yung ano ginagawa nyo para maiwasan yung sapola sa ibon? Na-experience nyo na ba magkaroon ng sapola yung alaga nyo? Ay, so para simula nung nag-alaga ako ng hindi pa naman ako naka-experience o naka-encounter ng sapola. Kasi ako, as far as possible, excessive feeding. Hindi yung marami magpakain. Takal-takal lang. Saka isang beses lang tayo magpakain sa isang araw. Nagtatambak lang tayo ng yung dito sa mga ilakay, yun. Yung palang dinadami yan yung mga pakain ko sa kanila. Pagka breeders po no, na may inakay. Oo. At yun, matanong ko lang kay Rod, pwede bang ipag-breed yung ibon na splayed legs based sa experience nyo? Pwede. Pwede mga kaibon. So may proof ba kayo dyan kay Rod? Meron. Eto, yung dalawang budget ko na ito yung ano, splayed leg yan. Ayan o, kung makikita ng mga kaibon yung paa niya. Ano, hindi ayos, so, yan. So, ito, splayed legs yung cock. Oo, ito yung hen nandito sa loob eh. Opo. May inakay na po ba itong mga to? May tatlong itlog pa lang. So, yun, tingnan natin mga kaibon, no, para pruweba. Para sa mga nagtatanong dyan, pagka yung ibon na splayed legs, pwede pa bang mag-breed? Yan. Tingnan natin. Yan. Paalabasin lang yung hen. Yan. Yung cock yung nasa kanan, ito yung hen. Ayan o, mga kaibon may itlog. So, ibig sabihin, kahit splayed legs yung ibon, ay pwede pa rin for breeding. Ayan. Basta ano sila yung mastered na talaga. Yung sa pagpapare nila. Ang lalaki, kahit na sabi na pagpapay pa niya, sasampayan pag kasi parang ano, nabalitaan ko sa iba na pagka daw yung lalaki yung splayed legs, hindi na pwede for breeding. Pero based sa experience nyo, yung lalaki pa yung splayed legs, pero nakakasampa at nakakapapisa. Pero once na ito, mapisa o mapisa na kayo, i-update kita. So yun. So yun o mga kaibon, pwede pala. Akala ko kasi dati, hen lang yung okay maging splayed legs kasi sila yung dumudupa. Play like yung table dito. Yan. Play. Pero nagpares na sila. Pero matagal pa rin yan. Ito, makikita nyo mga kaibon, no? Pa lang yan, eh. Hindi maayos yung pagtongtong niya or pagkapit niya dun sa kulungan. Eh, Kuya Rod, ano bang nagiging dahilan minsan kung bakit na-splayed legs yung ibon? Yung nesting materials nila, yung baking sila. Minsan, yun nga kasi pumapasok ako. Minsan, napapabayaan ko yung mga nesting materials nila. Kaya ayun, inakay. Pagka napisa, ano sila, bibisaklat sa tuloy yung splayed leg. So, meron naman akong nakukure na iba. Based sa experience ko. Sobrang busy, pampabaya. Pero normal lang po talaga yun, no, na nangyayari. Kasi kahit ako mga kaibon, may ibon din ako na splayed legs. Kahit meron pa yung nesting materials talaga. So yan, ito yung kanyang aviary. Open aviary din to mga kaibon. At buti na lang, sa kanya napunta yung ibon natin ngayon. Ayan, Huli yung lima pa. Yung lima pa, Kuya Rod. Mapunta dito. Sana may ibang akay pa, no? Opo. Ayan. Buti na lang, tropa yung nakakuha. Marami lang ano dito. Pagka may nag-claim na kanya pa yung binibigay ko naman. Minsan eh, hindi ko na nga hinuhuli eh. Hindi ko na hinuhuli minsan, binubugaw. Sa sobrang dami ng naliligaw. Tapos, kahit binugaw mo na siya, na next day,
nandito ulit siya, umaga. Nanginginain. So ito yung ano, mga ibon ni Kero. At po dyan, may halaman din si Kero dito. Plantito rin pala. Ayan, ito. Mga halaman siya. Ito naman yung flight cage niya ng mga parakeets. May budgies, may budgie cage. Ayan. Mainip talo. Ayan, Kero, baka meron nga pala kayong gustong i-shoutout. Hago natin, tapusin yung video natin today. Shoutout nga pala kay Mr. Danilo Dantay, yung tumi ko na master sa pag-iipon. Ayun lang. So, yun, mga kaibon, maraming salamat sa panonood at salamat din kay Kuya Rod dahil, yan, pangalawang ibon na to, guys, na naibalik niya sa atin. At walang kapalit, no? 1-to-1 lang. Yun, maraming salamat. And pabalikan mo yung isang burrito. Yun. Like, comment, share, at subscribe. Ingat!